So, Doc, anong naging findings niyo dun sa ano? Actually, yung sa ano, yung sa kahapon na mga patient, mm-hmm. Open ako lang nung isa. So, mga 4 o'clock, yun, mga 4 o'clock ang start, siguro mga 5:30 na tapos. So, ang laboratory kasi kailangan pa nila ng ano, mga 24 hours. Mm-hmm. So, basically, papunta ako ngayon dun sa hospital para i-check yung patient. Mm-hmm. Kasi nasa ano siya eh, kailangan siyang i-evac sa hospital na may operating room. Mm. So yun. So nasa Metro Davao hospital siya. Sa Metro Davao Medical Research Center. DMSF? Hindi, MDR, MCI. Yung harap sa may ano siya, Davao Light. Sa Bahada. Okay. Ah, yung so, bago, no? Yung bago. So, ang basis ko lang ng ano, is yung previous kong ano, previous ng mga patients na doon ko rin operahan, the same din ng ano. Balito pala yung natanggal doon sa patient. So, kung sa grossly, no, kung sa na, ano lang, common na tama makikita, parang steel bar siya eh. Parang yes, familiar yes, siya, no? Parang, so, dito sa mga, sa studies to ng ano eh, ng ano natin, intel ng military, makikita mo talaga, nandyan talaga siya. Ako, hindi ko alam na yan part, yung mga nut. Ayan, yan yung, eh, no, hindi, ito yung nuts eh. Ito yung mga bars na parang kinat, cut okay. Sa steel bars. So, dito rin makikita mo mga ano, mga pako. So, isang x-ray ng patient, example lang 'to. Makikita natin kung gaano ka extensive yung ano, injury na magagawa ng landmine talaga. Mm-hmm. Tapos part kasi ng operation pag naglilinis, debridma, isasabit, magsasabit tayo ng ano sa laboratory. Specimen. So, itong result is yung sa previous 'to. Mm-hmm. Doon sa group of mga parang 5 na patients na admit ko rin ako yung nag-opera. So, may isa doon na nag-positive siya sa bacteria na nakukuha doon sa no, normal flora siya, meaning nandyan talaga siya sa intestine ng tao. So, what particular bacteria? Ano to? Enterobacter chloricae, tapos Streptococcus agalactiae. So, normal siya na ano, normal flora siya, meaning inhabitant siya ng intestine ng isang tao. Mm-hmm. So usually pag ano, ina-assume natin na sa dumi, makukuha. Pero pwede siyang maging contaminant. So kung ano lang to, kung normal na ano lang, regular na patient, hindi siya landmine, iisipin ko, contaminants lang siya eh. Nalagyan lang, nasagi ng damit, ang damit ang may dumi. Pero during sa in-explain ko sa pasyente, kinonfirm ng isang katabi niyang patient, nakasama rin niya, na battle casualty din na totoo nga naglalagay sila ng ano ng tae dumi ng tao or pwede rin ng hayop na kasama dun sa sinasama nila sa landmines. Okay, so nandito yun eh, meron kaming ano this was confirmed by the soldier or yung rebel? isa siyang NPA returnee siya, rebel returnee siya ng ano na siya mismo may experience na nag gumawa sila ng ng landmine. So kasama na ito yun eh. Ito yung ano yung mga shrapnels, mga ito nilalagay nila dun sa landmine para mas maging destructive siya. Tapos kung makikita natin ito soil siya. So pwede rin kasi hindi natin alam kung saan nanggaling kinuha yung ano eh. Yung soil. So, pwedeng doon din ng ano, nanggaling yung mga bacteria na yun. So, kaya kaso nga lang, kinonfirm niya na totoo, nilalagyan nila ng ano, ng dumi ng tao. Tapos, nagdagdag pa siya. Kaya sa ano, previous na mga news, nasabi poisonous chemicals. Actually, kung i-ano natin, yung bacteria hindi siya poisonous eh, doon sa, kasi normal nga siya. Kaso nga lang, nagdagdag siya na venom daw ng ahas. Okay. So, kaya nasabi natin na posibleng may poison silang nilalagay. So, other chemicals, hindi kaya siyang i-detect ng laboratory ng hospital. So, kaya kami nagkuha ng sample kasi pwede namin i-submit sa may further investigation, pwede namin i-submit sa mas ano talaga na makaka-detect dun sa kung ano pang... So right now, dinidetermine nyo pa if talagang merong venom ng mga ahas yun? Ayun, o kasi hindi na... Sa hospital kasi, hindi siya ma-detect eh. Up to the bacteria to, up to fungus ang kaya nilang i-ano eh. Fungus na
organism ang kaya nilang i-detect doon sa ano, sa laboratory nila. Other than ano, mga toxic chemicals, mga beyond sa scope nila. Anong effect nito pag pumasok yung ganyan na may ang, bacteria ano, and venom? Yung sa bacteria, I can speak doon sa bacteria eh. Ang ano kasi natin dyan, may routine tayong binibigay na gamot. Uh-huh. So, hindi natin ina-expect na yung bacteria na galing sa tiyan, nandun sa, kasi nakuha ko to sa, ano, sa paa. Uh-huh. So, nang bibigay tayo ng gamot, kung ang pagkukulture kasi, tinitingnan din kung ano yung sensitive, anong resistant na antibiotics. Yeah. So, sa dalawa kong binigay na gamot, at least isa siya, sensitive ang bacteria, kayang puksain ng antibiotics yon. Pero yung isa, resistant siya. So, ini-emphasize ko lang yung ano, yung mas maganda magkuha na kaagad ng sample para, kasi ang daming resistant niya, resistant antibiotics. Yung lumabas yung ano, doon na siya sa third generation na cephalosporins, ang ano siya, sensitive siya. Ang binigay kong gamot kasi is first generation, so resistant siya. Pero nagdadag kasi ako, para lang, ano yun eh, routine sa amin na magdadag ng isa pang klaseng gamot, sensitive siya. May incident na daw na may sundalong namatay dahil hindi na monitor kaagad na merong ganitong bacteria. Hindi naman sa hindi na monitor eh. Yung makikita natin doon sa, during sa stay sa hospital, inaano namin, ma-indicate mo talaga sa ano sa chart niya na binabantayan natin. Pero nga, nung time na ano, manifest ang patient, na-ICU pang patient kasi andun kami lahat, yung mga doctors na involved. Tapos, na-operahan pa. So, hindi, kaya nga ko ito bring, ano, kasi baka nga, meron pang other chemicals na hindi man nade-detect ng ng laboratory na posibleng nagdagdag ng ano, nagdagdag ng injury ng patient. Mm-hmm. So doon ko inano kasi antibiotic wise, yung mga gamot na binibigay, naibigay naman at yung supportive na ano. Pero nga yun nga lang yung gusto ko na ma-pursue rin or mas maganda na ma-pursue ang investigation ko ano pang klaseng chemicals ang nilalagay nila para mas maging destructive yung... Sa ngayon kasi hindi pa yan standard niya. Wala pa eh. Oh, ang kaya ko lang i-attest, dun sa lumabas lang na result ng mga bacteria, yung chemicals na ano, wala sa... Kakira. Chemicals would be the venom na. Kasama na yun, venom, other chemicals pa na hindi ko masasagot. How would you classify this kind of weapon now with knowing na meron ng mga venom, meron kaya ng... Nga, so, how would you classify that? That would parang that be classified ano siya, as ano? So chemical ano na biologic weapon, I don't know eh, hindi ko masasagot yung ano, pero ano siya eh, sobrang destructive siya. Normally kasi kung merong pasyente na may mga ganun, mga retained metallic foreign body lang sa amin, hindi namin yan siya ginagalaw eh, unless nasa joint or nasa ano, may tinatamaang vascular na part like blood vessels. So saka lang kayo nag-ano. Pero kung nasa ano lang siya muscle, hinahayaan natin siyang mag-surface out. Saka lang natin tinatanggal kung ano, accessible na siya sa skin. So ngayon, parang gusto kong kung maganda na yung investigation dito, siguro mag-ano na, kahit ano, tanggalin na as much kung kakayanin. Pero kung, for example, given tayo ng scenario ng ganito, yung kanina x-ray, yung ganun kalala. Oh, ganito. Yeah. Sinong doktor ang magtatanggal ng isa ng ganyan, mga exactly. Pako, no? So, ang ano lang namin yan is antibiotics, anti-tetanus. Kasi yun yung routine namin yan eh. Anti-tetanus, antibiotics, so yun. Yun yung comment ko lang sa akin lang yun ah, as ano. Pero hindi pa siya kasi ano eh. Concrete yung ano talaga. Kailangan pa natin further investigation, like kung ano pa yung possibilities na anong chemicals pa ang nilalagay nila. Basta sa mga bacteria-wise, mga microorganisms-wise, maa-attest natin sa laboratory result. Pero yung sa chemicals, hindi ko siya Okay.